Hello, Ka Happy House. Good morning, good morning, good morning. So, andito ulit ako ngayon para ibahagi sa inyo kung paano natin i-mute ang mga copyrighted videos natin. Okay? So, ang gamit ko ay ang aking laptop. So, i-open natin yung YouTube channel natin sa ating Google Chrome or kahit na anong browser. Tapos, huwag yung kalimutang mag-login. Ayan, nakalagin na ako sa aking page or sa YouTube channel. Tapos, ikiklik ko itong ano. Ayan. Customize channel. I-click natin yung customize channel para mapunta tayo doon sa YouTube Creator Studio. Ayan. So, andyan na po. Nasa YouTube Creator Studio na tayo. Pupunta tayo dito sa my content. Ayan, content. You click content. Ayan. Kung makikita nyo, eto yung mga videos ko. Yung ka-upload ko kanina, ano, sinadya ko talagang magkaroon siya ng copyright claim. Para, maibibideo ko itong tutorial na ito. Okay, so dito sa video ko na, ano, ka-upload lang kanina, salamat, my President Duterte. Copyright claim siya. Bakit? Kasi yung ginamit kong kanta ay si yung kanta ni yung Salamat kay Yeng ba yun? Yun. Okay? So may background music siya. Bakit ko nilagyan ng background music? Kasi nagpapasalamat ako kay President Duterte. So yun. So ano ang gagawin ko? Sa akin, ano, ayoko muna siyang i-mute. Gusto ko lang na ganyan. Kasi sabi naman ni YouTube, wala namang problema sa mga copyright claim. Sabi niya, it will not affect your channel. Okay? So, ang gagawin natin, kapag nandito na tayo, itatapat nyo lang yung mouse ninyo dito sa may copyright claim. Ganyan. Okay? So, kung mapapansin nyo, may lumabas. Diyan. So, sabi niya, your video is ineligible for monetization due to a copyright claim. So, review details and dispute the claim if you believe this is an error. Revenue is held separately until a dispute is resolved. Okay, so ang gagawin natin para mag-mute natin or mag-dispute tayo ay i-click natin yung see details. Okay, so see details, this one. You click the see details. Yan. So, hintayin natin. Tapos, magpapakita siyang ganyan. Gaya na rin nasabi ko kanina, ano, walang problema sa mga copyright claim. Okay? Kasi sabi niya naman dyan, it will not affect channel impact, not affected. The content ID claim on your video doesn't affect your channel. So, this is not, anong sabi niya dun? Meron pa yung sinabi dito. This is not a copyright strike. Ang nakakatakot ay yung copyright strike. Pero kung copyright claim lang, okay lang yan. Okay, so yung video ko ay nakapublic. Tapos, nasabi doon, it is ineligible for monetization. So, kahit na may mga ads yan, hindi mapupunta sa akin yung revenues niya. Bakit? Kanino mapupunta? Pupunta doon sa may-ari ng kanta. Okay, yung nag-claim ng copyright. Sa kanya mapupunta yung mga revenues. Okay, so yun. Sa akin okay lang naman na kahit walang mapunta sa akin. Kasi gusto ko lang na yung kanta ni Yeng magamit doon sa video na ginawa ko. Kasi gusto ko yung mensahe niya. Okay, so yun. Now, the next thing that we are going to do is you click this one. You choose select action. Yan. Diyan sa select action, meron tayo dyan trim out segment, merong replace song, merong mute song. Pwede nyong gawin yung replace song at saka mute song. Kung gusto nyong i-mute yung ano, yung kanta, or yung awit, or yung na copyright na kanta. Kasi dito, oh, sasabi niya, yung copyrighted is yung Salamat by Yeng Constantino. Okay? So, kung gusto nyong i-mute, you click mute. Tapos magpakita ng ganyan. So, i-mute nyo siya. Mute all sound when song plays. And then, i-click nyo rin ito. Mute song only. Mamili ka kung yung kanta lang or yung all sounds when song plays. Okay? So, yung ginamit ko kasi kanina, yung kantang Salamat ay hanggang sa start time hanggang sa huli. Kaya, ang nangyari, buong video ay nandun yung kanta ni Yeng. Pero pwede nyo siyang i-trim. Kung gusto nyo lang na
na ang i-mute niya ay yung start or yung ano, pwede. Pero hindi ko pa sigurado kung i-acknowledge pa rin yung copyright yun. Pero kung ano pa rin, baka yung ibang part pa rin ng song na may iwan, ika-copyright niya pa rin. Okay? So yun, eto, pwede naman yung mute song only. Okay? Remove the claim song only, keeping the rest of the song of the sound. This option usually takes longer and it might not work if the song is hard to remove. Kaya ang pinaka-safe natin na gagawin ay ito, yung mute all sounds when song plays. Okay, lalo na kapag ano, kasi daw dito sa may mute song only, mas mahirap siyang i-gawin. Okay, then pagkatapos nyan, you click continue and then mag-a-action na si YouTube sa inyo or dyan sa may request ninyo na i-mute yung ano, yung song na yun. Anong mangyayari kung naka-mute? Wala ka nang maririnig na sound. Naka-public pa rin siya, wala nang copyright, pero hindi mo na maririnig yung kanta ni Yen na Salamat. Wala, matanggal na yun. Tapos, lahat na ng ads na papasok dun, mapupunta na sa'yo. Pwede. Pero yung video mo naging boring na. Yun. Pwede naman na yung, ano, yung sinasabi ko kanina, pwede naman na yung papalitan mo siya. Kung gusto mo siyang palitan, yung replace song, pwede. Kasi, pag magre-replace ka, bibigyan ka rin, magsasuggest din si YouTube ng mga sounds na pwede mong i-replace. Halimbawa, gawin natin. Okay, punta ako dito sa copyright claim, tapos si details, tapos tignan natin select action, tapos mag-replace song tayo. Tignan natin yung itsura niya kapag replace song. Yan. So, mamimili ka ng mga song na gagamitin mo, i-add mo, hanggang sa makumpleto natin yung ano. Yan, hanggang sa mag-check na siya. Ilang songs yung nagamit dyan? Saglit, sorry. Okay? Yan. Saan ko kinuha dito rin? Halimbawa, gawin natin ulit. I-remove ko muna. So, kung mapapansin nyo, ganyan yung kulay niya. Red. Meaning to say, na-copyright siya. So, i-replace natin yung song. Mamimili tayo dito. Meron dito, may nilagay dito na ano eh, na mga music na pwede natin gamitin pang replace. Okay? So, kung gusto mo yung pray, you just click tap add. And then, kulang pa kasi naka-red pa lang siya. So, gawin natin ulit, mag-a-add ulit tayo dito sa glass. I-add natin si glass. Kulang pa rin kasi naka-red pa rin. Tapos, i-add natin itong si illusion. Yan, naka-check na siya dito. Kung mapapansin niyo, may check na siya. Kaya, pwede na siyang, ano, yung nilagay niyong mga kanta dyan, yun na ang mag-play kapag na-play na yung video ninyo. Hindi na yung si Yeng Constantino. Okay? So, yun ang mangyayari. Pero sa akin, hindi ko kasi muna, ano, hindi ko siya tatanggalin. Hindi ko tatanggalin yung copyright niya kasi yung message ng song. Sabi naman doon, anyway, ito lang naman yung nag-iisang copyrighted na video ko. Para gusto ko lang ma-capture yung mensahe. Gusto ko lang maibigay yung mensahe dyan sa video na ginawa ko. Na kung saan nagpapasalamat ako kay President Duterte dahil sa mga nagawa niya para sa atin. Nagawa niya sa Pilipinas para sa atin. So, yun. Kaya ayoko siyang i-delete. Kasi, yun, kampante na ako dun sa sinabi ni YouTube na it will not affect my channel. Even though, ano, wala akong kikitain, ganun, kapag sa mga ads na magpi-play, wala akong kikitain, wala akong, ano, makukuha. Okay lang yun. At least, I have expressed yung gratitude, yung pasasalamat kay Tatay Bigong. So, yun. So, I just hope na, ano, ay huwag nyong kalimutan pala, mag-save kayo kapag natapos nyong mapalitan yung mga, ano, yung songs. Okay? Mag-save lang kayo. So, yun. Pero may mga, ano, may mga copyrighted videos na talagang ayaw ma-mute, ayaw ma-replaced. Ang lumalabas, unable to open tools, mga ganun, at iba pa, kasi ayaw. So, ayaw talaga. Kung ayaw nyo ng, ano, ayaw nyo ng mga copyrighted videos na lalabas sa inyo, pwede nyo siyang i-private. Okay, palitan nyo lang yung, ano, yung, palitan nyo lang yung, ano niya, yung, eto, publicity niya, ng public, di ba naka-public, yung visibility niya, pwede nyo gawing private. Paano? Ituro ko. So, eto, kung makikita nyo yan, naka-public siya. So, meaning to say, lahat, pwede nilang makita yung video na yan. So, kung gusto nyo i-private, i-click mo lang yan, tapos
i-click private. Ganun. Tapos, hindi ko pa na-try yung unlisted eh. Kung pwedeng i-ano. Kung pwedeng i-list, kunin pabalik yung unlisted na mga videos. Kasi dito sa mga public, kapag pre-private mo siya, magpa-private na ganyan. Pwede. Pero, tapos mag-save ka, isi-save mo siya. Pero, pwede namang, ano, baguhin mo ulit. Kung, nagbago ang isip ko, gusto kong i-public ulit, ganon. Pwede mo ulit papalitan. Dito rin lang sa, ano, sa YouTube studio mo siya mapapalitan. Okay? So, mas maganda kung laptop ang gamit. Pwede rin naman sa cellphone. Ituturo ko mamaya or i-upload ko ulit later on kung paano natin gagawin yung pag-mute at pag-replace ng copyrighted song sa ating mga videos gamit ang ating cellphone. So, yun. I just hope you have learned something from my video or from my tutorial. And thank you so much for being with me. Thank you so much for listening. And don't ever forget, please subscribe to my channel and share the blessings. Thank you so much. Bye-bye.